ko sabihin, ito ay kasaysayan. Ayun, Prof. Xiao, ngayon, di ba sa YouTube, ang daming mga tinatawag na iba ng mga pseudo-historians kasi ang laki ng reach nila, ang daming nanonood sa mga videos nila at sila yung pinaniniwalaan kasi nga may ganitong lumabas na narrative na kung ibabase natin sa eleksyon, yung popularity, kung sino yung nanalo at kung ano yung naratibo na sinusuportahan nila, ito yung katotohanan ngayon. So, paano natin babanggain yung ganitong klaseng mindset na nasa numbers game na lang ba tayo pag pinag-uusapan ang katotohanan, ang kasaysayan? Naku, hindi. Kasi hindi naman como popular. Eh, yun na yung totoo. Mm-hmm. Yan yung kailangan natin makita dyan. Ano? Pero, di ba recognize mo? Mm-hmm. Ako, halimbawa, isang paglilinaw na gagawin ko dyan, Jules, hindi talaga ako naniniwala na lahat ng bumoto, halimbawa, doon sa Pangulo ngayon, dahil siya yung nakinabang dun sa disinformation at misinformation na ginawa ng mga, yun yung nakikita natin sa pag-aaral, no? Eh, hindi naman ako naniniwala na lahat yun ay naniwala sa disinformation. Mm-hmm. Mm-hmm. May mga iba't ibang mga dahilan kung bakit ginawa nila yung pagboto. Mm-hmm. Bakit nila binoto si President Marcos. Mm-hmm. Kahit na sa palagay ko, naniniwala sila na totoong may human rights violation, totoong may plunder, may mga iba-ibang dahilan. So, hindi ako naniniwala totally na based lang yan sa disinformation. But that said, paano naman namin babanggain yan pagdating sa realm ng public sphere? Mm-hmm. No? Ako, natanggap ko na yun eh. Kasi may mga ginagamit silang mga technique. Mm-hmm. Diba? Tulad ng yung gagawin mong mas explosibo. Diba? Magugulat ka. Oo, na, may yung gumagamit silang... Ginagaya mo ako doon. Susunod! Naalala ko lang yung natumbling na gano'n tapos nawala yung book, naging Tito Boy Amundo na. Anyway, ito yung kailangan natin makita dito eh. Gumagamit sila ng mga termino na talagang ano, yung clickbait, no? Na ito yung mga kasaysayang hindi binanggit sa inyo nung bata kayo, gano'n. Na again, hindi naman lahat mababanggit talaga sa'yo, di ba? Pero parang ikinubli, no? Mm-hmm. We will not use words like that. Historians will not words use like that. We are very careful na kapag nagnanarrate kami, kung ano lang yung tama, yung tumpa, no? We use a lot of ways na gawin itong mas popular, yes, o mas, pero hindi kami gagamit ng clickbait.